Samantala, kinwestiyon ng ilang politiko at eksperto ang pagkakatalaga kay dating Senador Panfilo Lacson bilang rehabilitation czar sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Yolanda. Pero ang kinatawa ng 1st District ng Leyte, pabor naman dito. May news to go si Haji Rieta. The whole drive towards reconstruction is to bring back the affected areas on its feet. There's no issue, there's no politics here. Pakiusap ng Malacanang, huwag na raw sana pang bigyan ng kulay ang pagkakatalaga ni Pangulong Aquino kay dating Senador Panfilo Lacson bilang rehabilitation czar na siyang mangangasiwa sa pagbangon ng mga lugar na hinagupit ng Bagyong Yolanda. Sadyang pumili raw ang Pangulo ng tao sa labas ng gabinete para tumutok sa rehabilitasyon. Si Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Antonio Tino kinwestiyon ang kwalifikasyon ni Lacson para sa posisyon, gayong law enforcement ang forte ng dating senador. Nakalulungkot daw na nakukulay ng politika ang relief at rehabilitation efforts sa mga nasalantang lugar. Ay naman kay Professor Bobby Tuazon ng Center for People Empowerment and Governance, hindi dapat mamuno na isang reconstruction czar ang muling pagbangon ng mga nasalantang lugar sa Visayas. Hindi rin daw dapat isalalay ang tagumpay ng malawakang rehabilitasyon sa isang tao lang. Si Sarangani Representative Manny Pacquiao, pabor sa pagkakatalaga kay Lacson. Okay naman, magaling naman na leader. Wala naman, walang problema. That's a positive development because we know of Senator Ping Lacson, we know of his dedication, his integrity, and his no-nonsense approach to any problems. Magsisimulang manungkulan si Lacson kapag nailabas na ng Malacanang ang executive order para sa kanyang bagong posisyon. Itong bagong trabaho nito, as much as possible, gusto ko rito consultative, tapos may harmony, walang away. Yang nakikita ko lang na makipag-away ako rito pag may nakita pong maling paggamit ng pondo. Haji Rieta, GMA News.